first gear. Then baiting. Meron na. Pag nakaramdam ka ng baiting, tanggal agad ng brake. Tanggal mo ang brake mo. Tanggal ang brake. Yan. Then, apak ng gas. Yan, 2,000 RPM. Release ang clutch? Hindi pa. Wala ka pang gas eh. Yan. Okay. Stop muna tayo ulit, ma'am. Apak ng clutch. Apak ng brake. Okay. Neutral ulit. First gear. Okay. Clutch baiting ulit, ma'am. Alam mo, ramdaman mo yung clutch baiting. Yung kagat. Agatin mo muna siya. May kagat na ba? Pag alam mo may kagat na, tanggal ang brake. Tanggal ang brake. O yan. Bilang 1, 2, 3, 4, 5. Then release ang clutch. Go. Ganun mo, ma. O, dendritin naman na tayo. O yan. So, kailan tayo mag-ship? Pag pumalo siya ng 20, yung takbo mo na. Ipapattern na lang natin dyan yung 20, 40, 60, 80 pattern. Para sa mga baguhan na kagaya mo kasi, kailangan may pattern muna. Di pwede yung papakinggan yung makina kasi di mo pa mararamdaman yun eh. No, di mo ramdaman yung makina nito. Kaya nito, tahimik na makina nito. Kala mo di na under, pero kanina pa under ng under. No? Okay. So, nag-20 na ba? Ayan, 20 na. Ha? Nag-20. Pwede ka na mag-second gear. Mag-second gear tayo. O, tanggal mo na yung gas. Then, lubog ang clutch. Then, pasok ang cambio, second gear. O, second gear, fourth gear yan eh. Gas. Ayan. Okay, pagpasok sa second gear, angat ang clutch. Ayan ang sinasabi ng mister mo na bago pa makapasok, ubos na yung cambio, ay yung takbo, ano? Mabagal pa siyempre. O, fourth gear ito, ma'am. Lagay mo sa second gear. Neutral muna siya ulit. Neutral. Then, lagay mo siya doon sa dulo. O, yun. O, angat ng clutch mo. O, di na sa second gear ka, ano? Apo. Okay. Ganun talaga, malilito ka sa umpisa niyan. Talagang lingaw ng lingaw pa yung ano mo. O, kailangan tayo magte-third gear. Pag pumalo siya ng 40. 40. Yan. Yan ang habiling ko sa iyo. Pag wala mang 40, di mo kailangan mag-third gear. Ano? Apo. Okay. Magsa-second gear po tayo, ma'am. Pag pumalo naman siya ng 20, pababa. Na. Apo. Magpo-40 na yata. Ano? Kabilis naman 40. Ito. Ma'am. O, set third gear ka, ma'am. O, tanggal mo na yung gas. Then, lubog ang clutch. Pasok ang cambio, third gear. Then, release ang clutch. Unti-unti. Then, saka gas. Ganun lang kasimple ano, ma'am. Okay. O, pag mag-slow down tayo, huwag mong lulubog mo ng clutch, ha. Pag mag-slow down tayo, tanggalin mong gas mo. O, apa ka ng unti-unting brake. Sige, patay mo lang yung, ano mo, yan. Okay, mag-slow down tayo. Ngayon, magpo-full stop tayo. Lubog mong clutch mo, then full stop. Okay, hazard muna. Hazard. Ito, ma'am, yung hazard. Okay, yan. So, neutral ulit tayo. Okay? So, yun ang magiging exercise natin hanggang doon sa dulo, ha? So, maganda din ang practice na to. Para, mamaya tayo kasi dire-diretso na tayo, ng takbo, shifting. Eh, gusto ko lang talaga kasi itanim muna sa'yo yung pinaka-baiting point. Kasi yun ang maselan dito ay yung first gear. Ngayon, kung sa shifting, walang problema, mabilis ang ano yan. Mabilis ang rally niyo, takbo ka lang ng takbo eh. Pattern ka na lang. Pero pinakamahirap sa lahat ito, first gear. Okay? So kaya dapat aralin natin ito. Para pagdating mo doon sa sasakyan mo, pag tinuro ka ng Mr. Mole, ay di wala nang patay, patay, patay na. Yun na, siya naman ang patay sa'yo. Ano? Sabihin mo, patay ka sa akin ngayon. May natutunan ako ngayon. Ano? O, first gear ka, ma'am? Lagay mo sa first gear, dapat first gear yan. Ayan, okay, the biting point muna, ma'am. Maganda tong process na to, biting point muna. O, basta masyadong malakas yung biting, mamamatay na. Ayan, lubog mo nga uli, masyadong mataas umangat ng biting. Kailangan eh, ramdam mo kung yung unang kagat pa lang. No? Okay, biting. May kagat na ba, ma'am? Ayan, o, tanggal ang brake. Ayan, di ba ga? O, gas. Di bilang, one. Wala namang gas nagbibilang. Kailangan may gas muna. O, bilang. O, release mo ng clutch muna. Ayan. Ano? O, ngayon, mag-stop tayo. Dahil first gear yan, dahil ang takbo lang ay 20 lang, mag-stop tayo, mama. O, lubog mong clutch mo. Then, apak na ang count and break. Hanggang mag-full stop tayo. Ayan, ha? So, tatandaan mo yan, mama, ha? Dahil sa beginners ka lang, neutral mo nga muna to. Dahil sa beginners ka pa lang, pag ang cambio mo first gear at bawat preno mo, mas maganda sa'yo, lubog na agad ang clutch, then preno ka.
kahit mag-slow down ka lang, ilubog mo kagad ng clutch mo, then apa ka ng preno. Kasi nga, mahina pa yung muscle memory ng paa mo. Ano, so the best yung ganon. Press agad yung clutch. Ano, press gear, ano. Pero pag yung pataas naman doon sa takbo na 20 pataas o 40 pataas, pag mamembreno ka at mag-slow down ka lang, break lang, ano, break lang naman. Iba kasi yung full stop sa slow down. Mag-slow down lang tayo kung magbabawas tayo ng takbo, depende yon kung alibawa kung medyo may sakin sa unahan, naabutin mo na, mag-slow down lang tayo. Pero pag alam pabangga ka na sa kanya at nalapit ka na, ang kailangan natin doon ay mag-full stop. Ano, so iba yung dalawa yung ano niya. So naiintindihan mo naman yun, ma'am. Yung ano niya. Okay? So first gear tayo, ma'am. Then biting point ulit, ma'am. Unang kagat, dapat ramdam mo kagad, ha? Ramdam mo na. Kapag ramdam mo na siya, tanggal mo kagad ng clutch mo. Ay, break mo pala. Ayun, ano. Ayan. So hindi pa ramdaman kasi nakatingin ka sa langit parang tingin mo yung nasa ano. Okay, lubog ang clutch. Lubog mong clutch mo, apak ang brake. Okay, so neutral ulit, neutral. First gear. Clutch biting. Release ang brake. Then gas. Then release ang clutch. 1, 2, 3, release ang clutch. Okay, stop. Neutral. First gear. Ayan, stop and go procedure ito para yan sa lesson na ganito. Unang kagat, tinapay agad. Nangangatal na. Yung unang katal na yun, dapat nandun na lang yung paa mo. Huwag mo nang dagdagan. Mamamatay na siya. Ano? O, tanggal ang break na. Huwag mo nang pakatalin masyado. Ano? Kasi pag doon sa sobrang katal na yun, gunting ang ato, patay na siya. Ano? O, ayan, ha? O, dito, tingin ka dito sa ano. Yun, di baga. Stop ulit tayo. Labog ang clutch. Tapang ang brake. Press, neutral ulit. First gear. Baiting ulit. Pinakaunang kagat lang. Tanggal ang brake. Then gas. Gas muna bago mag-release ang clutch. Ay, sorry. Okay, then release ang clutch. Yun, okay. First gear ulit. Baiting point ulit. Unang kagat pa lang. Dapat ramdam na agad. O yan, tanggal ng brake. Ramdam yun, hindi ko maramdaman. Ayun, baka wala kang pakiramdam. Mahirap yung pagmanhid ang ano, tinuturuan. Walang pakiramdam. O, stop tayo dito. Lubog ang clutch. Okay, neutral. First gear. Okay, baiting point. Meron na? Wala pa? Gas. Gas muna. Pag may gas na, release ang counting clutch. Kunting-kunti lang. Yan. Yan ang sinasabi ko sa iyo, no? Okay. Okay. Pusta po ulit tayo, ma'am. Okay. Neutral ulit po, ma'am. First gear ulit. Biting point po ulit. Meron na ba? Ramdam mo na ba siya? Ayan na po. O, ramdam na. Tanggal na brake. Gas ka muna. Bago mag-release ang clutch, ha? Gas muna. Then release ang clutch. Kunti. Para tumakbo lang. O, yung gas, huwag mong babawiin. You know? Pag may gas, dire-diretso ng gas mo naka, at least naka-steady na 2,000 RPM. Ano ba? Para hindi mo mamatay yung sakyan mo. Okay? Yun. So, yun. Dahil first gear lang naman ikaw, pag lumalagpas ng 2,000 RPM yung takbo, yung makina mo, yung ano, yung RPM na yon, tanggalin mo yung gas mo, bawasan mo. Ano? Ganun din, kung lumalagpas ng 20 naman yung anong yon, yung gas mo, bawasan mo. Maintain mo lang dapat doon. Kasi first gear ka pa lang. Unless, kung gusto mag second gear, gaya muna siyang 30 kasi nga pataas siya, di ba? Yung usapan natin kanina. Para mag second gear ka. Eh, di naman tayo mag second gear kasi nga, eh, inaaral pa nga natin itong first gear. No? Okay, stop ulit tayo dito, ma'am. Then, inyo. Okay? Neutral ulit. Then, first gear. Oh, kung mapapansin mo sa kalsada ngayon, parang pataas ng pataas. Kaya, yung clutch biting mo niyan, hindi na sapat yung low biting. Di ba kanina yung unang kagat pa ng konti, katapang inaangat mo na. Ngayon, medyo dadagdagan mo ng konti. Papasok ka doon sa mid biting. Ano? May biting. Ramdam mo na, may biting na. O, tanggal mo ng brake mo. O, di ba? So, hindi siya umatras. Gas ka muna. Gas.
gas ka pa gas, then release ang counting clutch. Good. Oh, diretso. Ah, di ba ang ganda ng procedure na yan? Kahit saan ka makapunta, mataas man yung sa kalsada mo, pataas man yan, or pantay, hindi ka mahirapan na kasi hindi na-atras yung sakyan mo, hindi ka matataran. Paraling kasi dito sa ano, first gear lang. Laging tandaan mo yan. First gear lang. Yan. Pero pag nakuha mo na shifting pattern, ang bilis na. Mamaya din mo, ang bilis na natin. Ano? Okay, may natutunan? Apo. O, tana, uwi na tayo. May natutunan na eh. Ayaw na. Question ako, sir. Ano po? Di ba, pagka diba lumalagpas na dito, tapos lumalagpas dito sa RV? O, pwede ka naman tumingin kahit sa alin dyan. Ah, hindi siya boat. Kasi nalilis ako pagka ano. O, pwede ka tumingin sa speed na lang. Kasi yung pattern natin dalawa, sa speed lang eh. Bahay-bahay, di ba? First gear. 0 to 20. Okay? Sa iba kasi, pwede ka naman kasi mag-pattern din sa RPM. Ang RPM, pag 20 pa lang, nasa tamang, ano pa lang yung gearing. Pag nag-3 na yon, ibig sabihin, lagpas ka na doon sa gearing niya, mag-shift ka ng gear, magtataas ka na. Kaya lang, shifting down, mahirap i-identify. Di ka gaya ng 20, 40, 60, 80, mas madali. Kasi, alimbawa, kung galing ka sa 80, di ba, ang 80 ay nasa 4th gear. Okay, 60 to 80, di ba? Ngayon, nambreno ka nambreno, bumagsak ng 20. Di mo na kailangan dumaan ng 3rd gear, kundi diretso ka na kagad ng 2nd gear. Which is, kung nasa RPM ka titingin, hindi mo identify kung saan ka. Kaya dumadaan sila doon sa anong yon ay doon sa anong yon sa pattern, ay dumadaan pa ng from 5th, dadaan 4th, from 4th to 3rd, tapos pupunta pa ng ano. Eh, pwede ka na mag-shortcut from 4th to 1st gear actually. Di ba 4th, tapos na mreno ka, nag-full stop ka, o di 1st gear ka kagad. Kasi pumalo siya ng 10 km per hour. Eh, kung doon sa ano, sa RPM, hindi mo siya ma-identify. Siya shifting down. Shifting up, ma-identify mo siya. Kasi pag nag-3, kulang na yung gear mo noon. No, mababa na. Ganun yun, ano. So, mas okay, mas accurate dito sa mga baguhan. Mas madali maintindihan. Kasi bahay-bahay lang, ano. 24 to 60, ano. Yan. So, makatakbo na si ma'am ng ano. So, para mabilis ka lalong gumaling sa pagmamaneho, ito yung gagawin ng procedure. Ito yung exercise na to. The best din ito. Okay? So, slow down ka, ma'am, ha. O, gawin mo ngayon ay mag-neutral ka nga muna. Neutral. Okay? Yan, neutral na muna, ha. Tapos apakan ng counting brake. Yan, no. Huwag mo sasakalin lang. Kunti pa. Then, lagyan mo sa second gear. Yan. Tanggal yung brake mo. I'm sorry. Then, angat mo clutch mo. Ayun. Okay. Slow down ka lang, ha. Then, neutral muli siya, ma'am. Lagyan mo sa first gear. Okay. Wala bang sakyan sa likod? Check wala mo. Po. Wala. Sa unahan, wala bang sakyan? Wala. Okay. Angat mo clutch mo para tumakbo. Okay. Then, U-turn tayo ha, okay? Ay, mayroong basak yan, mayroong owner, mabilis. O, sige, diretso lang, angat mong clutch mo. Basta yung lodging yan, pag gusto mong patakbo, pag sinabi patakbohin mo, angat mo yung clutch mo. Okay, takbo, angat. Okay, pag ginto, lubog. Pintayin mo, lubog mong clutch mo. Okay? Lubog mong clutch mo. Yan. Pag gusto mong, pag sinabi mong patatakbohin mo, angat mong clutch mo. Patakbohin mo. Angat. Wag mo muna apakan ng gas. Hindi mo kailangan mag-gas ngayon. Clutch muna tayo. Clutch waiting. Ano? Okay? Then, sagad manidala mo. Go. Sagad. Mabilis. Yan. Clutch lang muna tayo, ha? So, sa outer. Okay? One. Then, two. O, dito nga tayo sa outer lane. Angat mo clutch mo. Para tumakbo. Good. Yan. Okay? Angat pa. Ngayon, mag-u-turn ulit tayo. Ito kasing, itong exercise na mapagawa ko to. Maganda to. Marami siyang point na matutunan mo. Pangalawa, yung pagtingin side mirror. Okay? So, check mo side mirror, may sakyan ba sa likod? Wala pa. Sa unahan, may sakyan ba? Wala. So, hindi ka pwede mag-u-turn. Pag ganun, ha? So, gagawin natin yung exercise na yun para hindi ka matakot na sa mga sakyan. Okay? So, check mo nga, may sakyan pa sa likod? Meron pa, wala. Sa unahan lang mayroon. So, ito binabantayan lang natin. Kailangan kasi clear muna yung dalawang yan. O, check ko lang sa likod. Kasi every second siya nagbabago yan. So, unahan, mayroon. Huwag muna. Kapag wala ng sakyan, mag-u-turn tayo, mama. Okay? So, signal ka ng kaliwa. Good. Wala na ba yung sakyan? Mayroon pang motor sa unahan.
pag-check muli sa likod niya, mayroon niya sigurado. Meron na. Meron na. Ah, diba? So hindi ka muna mag-return na. Pero naka-ready ka na ng ano, ng position ha. Wala na sa unahan, no? Pero mayroon pa sa likod. Okay, huwag ka muna mag-u-turn. So mahaba naman yung kalsada na yan. Ha? So diretso-diretso lang muna tayo. For the meantime, ID commercial muna tayo. It's brought to you by... Oh, di muna kailangan mag-gas-gas muna dyan. Kasi nga yung gagawin lang natin dyan ay clutch biting procedure lang. Right? Yan lang, ano. Sa clutch biting lang. Mamaya tayo mag-shifting ng todo-todo talaga. Itong isa pinakamaganda rin itong exercise na to. Maraming sakyan, no? Sa likod meron din. Sa harapan, marami. So, di na pwede mag-U-turn basta. Okay? Slow down ka lang. Pag naubos na yan, hindi saka mag-U-turn tayo. O, pero yung posisyon ng sakyan mo, kailangan nandito lang sa gitna, anak. So, yan ang ano yan. So, tingin ka ulit sa mirror. Tapos, dito lang ka posisyon dapat yung sakyan mo. Ayan. Para hindi ka nawawala sa kalsada. Ito, exercise na to. Ito, isa rin sa mga point na makukuha mo. Yung pag-trace ng kalsada, yung position, kahit nakatingin sa mirror, ito rin yun, exercise na to. Nandito rin nakaloob yun sa exercise. No? Meron pa sa likod, no? Ako. Okay. Ako muna pupunta mo, ma. Pero malapit ka na doon sa sakyan, sa motor sa unahan. Kaya, ikaw ay lubog mo yung clutch mo. O, pero hindi mo kailangan mag-brake. Kasi hindi naman na yan. Yan. O, diba? Nakita mo naman, oh, babagal na yan. Angat mo yung clutch mo para tumakbo siya. Huwag mo lang papatay yung takbo mo. Ano? Angat mo pa. Ngayon, pag gusto mo pumagalin ulit yan, lubog mo ulit siya. O, ganun lang. Lalaroin mo lang yung sa clutch. Wala pa. Marami mo sa sakyan. Hindi kayo makapag-U-turn ni ma'am. Nabuti na kami yata ng alas 12 ng gabi dito. Hindi pa kayo makapag-U-turn. Ayun, may sakyan pa sa likod? Wala na. Opo, meron. Ah, wala na. Yan, sa unahan. Isa na lang. Meron, ano? Hinihintay natin isang yan. Check muli sa likod. Wala na? Wala na. Ready ka ngayon, ha? Okay. U-turn, go. Sagad manibela mo. O, tingin doon. Sa outer lane tayo, ha? Outer lane muna tayo. Okay, one, two. Good. Okay, U-turn, go. Titingin ko ulit sa likod, ha? May sakyan pa sa likod? Meron. Huwag ka muna mag-U-turn. Huwag ka muna ulit. So, position muna yung sakyan mo. Diretso lang. Titingin natin kung may sakyan pa sa unahan. Meron pa, no? Meron. O, yung dapat di maapektuhan tumam yung position ng sakyan mo, ha? Dapat gitnang gitna to, ha? Yan. O, tingin sa mirror. Okay? Yan. Diretso lang. Bayaan mo silang umovertake sa'yo kasi nasa ano ka naman, nasa baga. So, itong exercise kasi natin importante sa'yo. Para mamaya, doon sa mga gagawin mo sa kalsada, doon sa main highway na talaga, madali mo nang gawin yung mga bagay na yun. Kaya mag U-turn, o kaya papatakbo ng sakyan, nakaposisyon mo sa'yo. Sa likod, wala na. Meron pa. Sa unahan, meron pa rin. Diretso lang muna tayo. Yan. So, maximum naman dyan hanggang 20. So, pwede kang mag-gas hanggang 20. Sige lang. First gear lang muna tayo. Kasi pag mag-u-turn tayo, kailangan yung takbo na yun. Yun lang. 20 lang talaga pinakamot. Kasi mahina ka pa naman sa manibele. Pero pag okay ka naman, kahit 40 na yung ano, takbo mo, mag-u-turn ka, pwede. At tanggalin mong gas pag alam mo nabilis. Yan, maintain mo lang. May sakyan pa sa likod mo? Opo. Okay, huwag ka muna yun. I-position mo na yung sakyan mo. Ngayon, wala na ba sa likod? Meron pa. Meron pa rin. Sa harapan, meron din. Yan. Nailaw yung isa. Yan yun. Yung isa. Yaman natin. Yun o. Sino kaya? May driver din din siya. Nag-aaral. May sakyan pa sa likod, ma'am? Opo. Yan, huwag ka muna mag-i-turn. Ito muna tayo sa procedure na to. Mamaya tayo doon mag-ganon mga shifting-shifting na yan. Madali naman yan eh. Saya pa na mag-i-turn. Saya? Na, nakakalibang, no? Pinamanat yung manibig. Yeah. Exercise yan.
Kailangan mo kasi pag nag-aaral kasi ng driving, kailangan mo mga exercise. Pag walang exercise at puro takbo lang, naka ano yun, nakaka-pressure na kamukha rin. I mean, na kung baga gusto mo na kagad kasi nun, marunong ka na. Dapat dumadaan ka sa mga exercise. Para suabi-suabi talaga. Okay na ba? Apo. Okay, U-turn ka. Go. Sa ganda nivela mo. Hanggang dulo. Okay, ngayon, susubukan naman natin, ma'am, ngayon, ay inner lane. Ha? Yung inner, oh, mamaya ba? Okay. Inner. One. Then, pag dumaretso, two. O, yan. Okay. Apa ka naman ng gas ngayon, ma'am. Tanggalin mo clutch mo. Apa ka ng gas. Counting gas mo. Sige. Okay, inner lane to, hana. Ngayon, pasok ka mo sa outer lane. Yan. Ngayon, check mo, ma'am, kung may sakyan sa likod mo, ma'am. Meron ba? Wala? Wala po. Okay. Ready ka ng U-turn, ha? Okay, go. U-turn. Go. U-turn. Okay. Ang pasok naman natin, ma'am, ngayon ay inner lane uli, ha? Okay. One. Two. Yun. Okay, go. Gas. Gas ka pa. Gas. Sige, dyan ka muna sa inner lane, ha? May tinan mo dito sa akin. Meron dito. Meron, ano? So, dyan ka muna sa kalsada mo yan. Silip ulit dito. Wala? Wala. O, punta ka dito. Yan. Ano? Ay. Slow down na. Mag-i-turn din tayo, ma'am. May sakyan pa sa likod? Ano? Oh, ayan, so nahan lang mayroon. So ready ka ha. So inner lane tayo. Mayroon. Yung posisyon ng sakyan mo kailangan mabantayan mo, ha? Kailangan tuwid 'yan, ma'am. Wala ba sa likod? May padating po. Malayo naman. Okay. Okay, go. Sakit mo nivela mo. Ayan. Okay, one. 2. O, tila may balik mo kagad yung sa 2. Hindi pwedeng mabagal yung manibela mo, lalo kung mabilis ang takbo mo. Pag nakita mo nakaposisyon ng uso ng sakyan mo sa dito sa ganito, kailan may balik mo na yung pangalawa. Kasi yun yung gitna. Ano po? Apo. Okay, gas ka pa, ma'am? Then punta ka din sa outer lane. Gas ka pa. Ayan. Mayroon tayo, ha? Okay, so tingin sa likod ulit. Position mo na ikaw na dito sa akin. Position mo na. Tingin ka sa likod. Okay. So, tuloy-tuloy lang natin. Yan. Shifting pattern. 40 na ba, ma'am? Yan. Ngayon, 40 na. Opo. Oh, shift ka ng gear. Third gear tayo, ha? Tanggal ng gas. Yan. Good. Then, tuloy sa clutch. Oh, release mo clutch mo. Then, gas. Yan. Position muna. Ano? Yun. Okay, gas ka pa muna, ha? Dari-dari lang. Okay lang tayo mag fourth gear pag nag 60. Ano? So, hanggang di ka nagsisixty, hindi mo kailangan mag fourth gear mo, ha? Diyan ka lang sa third gear. Hanggang di nag 220, hindi ka magsa-second gear, ma'am. Ano? So, diyan ka lang sa third gear. Ano ba? So, habang wala pa siyang gear, nagpo-focus ka naman dito. Dito ka lang, ano? Focus mo, ano? Tapos syempre, papantay mo yung speed mo. Kasi kapo-focus mo dito, mababa na pala yung takbo mo. So, kailangan mag-shift ng gear, ano? So, nag-shift tayo ng gear pag nababa ang takbo or nataas. Yun lang lagi yung isipin mo, ma'am. Okay, go. Takbo lang tayo na takbo. Shifting down naman, ano? No? So, aral naman natin shifting down, ma'am. Sama? Okay, punta ka dito sa outer lane. Ayan. Pababagsakin mo lang yung takbo mo. Tanggalin mo ang gas mo. Diba nga, third gear, ang baba nun ay second gear. Ayan. O, preno ka ng konti lang. Ayan. Babagsak na yan. Huwag mo nang apakan yung clutch. Ayan, 20 na. Pag nag-20 yan, di ba, ganyan, nag-islada. No? Lagyan mo second gear. Neutral. Then, go. Ganyan natang clutch. Iyo. Pag yung gear mo ay nasa tama naman, ganito, nasa third gear siya, tapos yung takbo mo 40, kasi 40 to 60 yan. So dito ako mag-focus sa unahan, yung tingin ka sa mirror, kung mayroong sakyan sa likod, kung gusto mong overtake dito sa kanan, nakaready tayo. So nandyan, so halimbawa may yung sinusundan mo na yan, ma'am, o, kailangan monitor mo lang siya kung lumalapit ka na masyado sa kanya. Okay, pag alam mo lumalapit ka sa kanya, tanggalin mo muna yung gas mo. Saka apakan ng counting brake para bumagal siya. Yun. Okay. Balansin mo lang yung takbo. Okay.
pati yung trace, good, tama na, di ba? Okay na, okay.